Magandang hapon po mga ka-ARP. Sa ngayon po nandito tayo sa bayan ng Hamtik. Tatravel na naman po tayo pauwi. Pauwi na. Kung kanina po na doon tayo dumaan sa may coastal, sa may bayan ng Aninii, papunta sa bayan ng Tubias Corner, papunta rito. Ngayon naman po, dito tayo dadaan sa kabundukan, sa Zigzag Road, mula doon sa may intersection kanina na yon na tinuro ko. Ang tagot niya doon dito sa may Barangay Tulas, sa bayan ng San Joaquin, sa probinsya ng Iloilo. Yung Y kanina doon lang na lamas nun. Para po mga ka-ARP, samahan niyo ako at na-travel tayo pa uwi mula dito sa probinsya ng Antique, sa bayan ng Hamtik, papuntang bayan ng San Joaquin, sa probinsya ng Iloilo. Para po, samahan niyo ako. Tara po mga ka-ARB, lakad na po tayo. Samahan niyo ako mag mototrip pabalik sa Iloilo. Ito po ang simbahan nila. Ayan ang public plaza nila. Saan ang munisipyo nila? Ayun, ang cute pala ng munisipyo nila. Pwede siguro dumaan doon eh. Ganda ng simbahan nila eh. Ganda ng plaza. Kuhanan muna natin ito na walang Hamtik. Ang cute ng municipio nila. Ang plaza. Hamtik. Antik eh. Pagkakaliwa ka po dyan, ang tagus niyan, papuntang Sibalom. Kung kakanan ka dyan, papuntang San Jose de Buena Vista, provincial capital ng Antique. At dito tayo sa kaliwa, pabalik ng province of Iloilo. Babay na Hamtik. Hamtik Bridge. Sana umabot itong battery natin hanggang kwan. Hanggang bayan ng San Joaquin. Hindi umabot ang battery natin. Akala ko aabot pa eh. Di bali. Ang hindi nakunan kanina, makukunan ngayon. Ay naalis na yung mga nasa tabi oh. Para sa road widening. Sana matapos na to lahat ang road widening. Para matiwasay na ang biyahe ng mga motorista. Ayos to ngayon ang pauwi natin kasi nakataligo tayo sa araw.
ganda talaga ng kalikasan. Sound system yan ha. Dati ng mga 80s, dadalawang box lang ang ng sound system. Ngayon, padamihan na ng box. Sound box. Daming nipa. Tempo. Kazala Bridge. Abot kaya hanggang dito yung putit na yun natin kanina.
talaga kumakataw ng takbo basta maganda rin ang kuha ng kalsada eh. Nandito na pala tayo. Kaya pag diniretso mo, doon yun papunta sa Aninii. Dadaanan yung Tobias Fornier. Dito tayo sa kabundukan dadaan. Madadaanan natin dito yung lugar kung saan na disgrasya noon ng series bus na nasa mga makakawa talaga. Nasa mga 17 bang nasawi noon, including ata ang conductor saka yung inspector ng bus na National Museum. Makakawa talaga yung mga nakakuha nun. Nahulog ang basa bangin. Ganda ng view na mga madadaanan natin mga kaabdo. Wala na ito. Kaya kahit mahirap ang sa lahat ng kan, sa lahat ng kategori sa YouTube, itong isa sa pinakamahirap tong motovlogging, pero enjoy ako eh. Kahit mahirap siya, maki-enjoy mo talaga, lalo na kung nature lover ka. Ganda talaga. Kaya sana pag umunlad tayo sa YouTube, kakaipon tayo ng pambiling drone. Ayos ang daan dito. Kahit hindi kagandahan ang resolution ng ginagamit nating action cam, mga pagtatyagaan to mga ka-arms eh. Ang importante talaga drone, kasi si Tapping talagang makaano pag na-pan tayo dito. Pagtuloy-tuloy na ang pagtanggap natin ng grasya kay YouTube, sisikapin ko talaga makabili ng drone. Maganda kasi kung may drone ka eh. Ang dagdag sa ganda ng content mo pag may drone shot ka, lalo na sa mga ganitong motovlogging ang kwan mo. Iba kasi talaga pag may drone. Nandito na tayo sa paunti-unti na akyat sa kabundukan na ang kalsada eh ganito, siko-siko. Sarap mag-banking-banking. Asa hindi tayo marunong, baka mamaya maka-accidente tayo. Uuwi tayo ng kulang ang mga parte ng katawan doon.
pinakamataas yata na parte ng kabundukan na madadaanan natin yung may sakop na ng Iloilo. Isa na to, paahon. Ayan, mga Arthur, ang ganda. Ayan. Snake Road. Oo, bituka ng manok. Saan kaya banda dito yung na-disgrasya ang tourist bus? Nandaan dito lalo na kung lahat ng mga may sirang daan ay mga panas maayos na kaya dun ay, nakapaikot sa bundok mga ka-arms oh. Pangatlong daan na natin to dito. Ay, hindi, pang-apat. Yung una, 1997 yun, nung umuwi ako galing Maynila, nagbiyasan nung si NTT ako, barko. Tapos sumakay ako ng 76 na bus mula rito sa NTT pa uwi ng Iloilo. Pangalawa, nung pumunta kami ng Sibalom, daladala namin si Rebo nun. Balikan dito dumaan. Bali, pang-apat na pala to. Ganda talaga ng daan na yun. Simintado na ako, sana lahat na. Wala pa siguro tayo dun sa Arco ay. Ay, pero buhay din yun. Kapad ah. Ang sana kung i-four lanes din to dito. Tanecho. Ah, ang ganda. May building ka dun sa ibabaw ng bundok ko. Inatay na natin ang isa. Inop na natin ang backup cam natin. Masilaw naman kasi yan naman dahil nakaharap sa araw eh. Tapos hindi naman talaga lahat ng angulo sa backup cam ang inaano natin sa editing natin. Ilang eksena lang naman ang kinukuha ko, tag ilang seconds lang.
Haba na nga yung 1 minute. Para lang may kwan. Para lang may eksena tayo na kita ang mukha natin. Dito siguro yun nahulog ang bus. Wala pa tayo dun sa kon. Kaya ka tayo dun sa arko ng Welcome to Undeated. Walking 21 kilometers. Ano ang mga portion dito na tira ang daan? Pag may kakayara dito ang ganun ito pag may hati mga carb palapan. Huwag na 4 lanes may mga portion pa na lubak-lubak eh. Pero pag travel pag ganito kalapad ang kalsada eh.
Sangkap na ba ito? Pabrika. Ito siguro yung natatanong na building. Hindi ko kayo. Yan nga yung building sa ibabo ng bundok. Yan pala yun. Yan ang pamayanan na din kasi dito sa ibabo ng bundok. Ayan na pala yung arko ng antique. Thank you, come again. Yeah. Dito na tayo sa Iloilo na naman tayo. Lahalang kasi yung mga parte nga ng motor. Kasi yung lumang arpo nila. Park tayo rito. Nasa part na po tayo ng province ng Iloilo, mga ka-arb. Slide prone. Thank you.
Ganda mga ka-arb to. Busog na busog talaga ang mata mo dito mga ka-arbs. Sa ganda ng mga tanawi na masasaksihan mo. Medyo sumasakit na nga lang ang ulo ko sa kon sa init, pero tolerable pa, kaya pa to. Hindi naman siya masyadong kon. Ganda talaga ng daan dito. Napakahaba pa ng pagka-sigsag road niya. Gregorio Lacson and family. Ano na kayang barangay ito? Escalantera. Barangay Escalantera, San Joaquin. Escalantera National High School. May mga portion nga lang talaga dito na sira ang daan. Ganda ng street light dito. Pero ang ganda. Sarap talaga magmotor pagka ganito ang daan. Sigsag-sigsag. Sarap mag-chill ride.
sunog ang kahoy. Barangay Lopez Bito, San Joaquin. Kada dyan mga ka-carbon saan kaya ang katabos niya katabos kaya yan dun sa dagat tabing dagat may isang sigsag road pa nga. Gusto ko rin may vlog eh. Yung doon naman sa may Ahoy. Barotac Diego to Ahoy. Ilang beses na ako dumaan dyan mula pa noon. Pero sa ngayon nagba-vlog na tayo. Hindi ko pa napupuntahan yun para i-vlog. Ang narating lang natin yung kwan eh, San Rafael. Doon sa 5th District. Pero yung doon na parte hindi pa. Pero basta saan ba't makakarating din natin yun. Sino nga mag-aakala na makapag-vlog tayo rito sa probinsya ng Antique, sa Southern Antique. At doon sa may Aningala na yun. Pati doon sa may San Rafael na yun. Dati ang vlog natin Maasin, Kabatuan, Santa Barbara, Liganes, Iloilo City lang eh. Wow! What a view! Ganda mga ka-arms mo. Ito siguro yung bundok na inatanaw dun sa may nung nasa poblasyon pa rin ng San Joaquin ay. Yun na ba yung kabundukan ng Miyagaw? Yung nung nasul na yun. Sarap na ito, kuwana ng drone ah. Drone shot, kung may drone lang. Ganda. Kahit mainit, ang sarap ng hangin.
bundok natin, bundok mo. Nagdo-brown na nga lang dahil sa init. Namamatay yung mga kahoy na tanim. Pahaba talaga ng zigzag road na to. Mas mahaba siya kaysa dun sa zigzag road ng Barotac Viejo to Ahoy. Ay, yung kwan pala talaga na yon, ang zigzag road na yon, sakop talaga ng kwan yon. Halos kabuuan ng sakop ng Barotac Viejo. Maliit na porsyon na lang nun ang nasasakupan ng bayan ng Ahoy. Ito talaga kakaba. Magawa na na pukubo. Malapit na yata tayo sa Chulas. Tugo. Dito na yata ang bilihan ng mga kwan. Ay, yung bilihan ng mga pasalubong, pasalubong sa ganito. Tayo bumili. Tayo lang naman isa doon sa bahay, wala naman ibang kakay. Kung bibili ka ng pasalubong, doon ka bibili. Mga minatamis. Pangumaga. Ikaw mahilig sa nature, ang dami talagang mga magagandang spot dito sa Iloilo. Ang cross pa sa ibang
Pinaka-kalbaryo siguro yung ganyan. Pagmahal na araw. Nandito na po tayo sa ibaba ng bundok. Ano naman yung dagat eh. Sa Tiulas. Kahit napwet ko sa kakaupo. Pagka meron ng panaylog, parang ang sarap din sumali. Kaso wala kasi akong grupo eh. Wala akong grupo ng mga rider eh. Kaya hindi ko alam kung kailan yan. Siyempre, need mo din dyan ang kwan. Ang budget, allowance, saka may mga kwan din yan eh. May mga fees ka din na babayaran dyan. Tulas na to. Tayo sa may public plaza, mag-i-end ng vlog. At kung sisipagin pa tayo, iba-vlog natin ang papuntang Miyagaw. Dagat na talaga mga carbs o. Kilometer na lang eh, dagat na. Kahit nakakapagod pero sulit din ang lakad natin ngayon ah. At mountain area tayong na-i-vlog. There's nothing.
nakita ko na pala mga ka-arms kung saan umiko sila Brea Motovlog nung magpunta sila nung mahal na araw dun sa Bato Sampaw. Kung sa Tagalog yung Bato Sampaw, bato na nakapatong sa bundok Mount Bato Sampaw. Doon yun malapit sa may kunin. Paglampas lang doon sa Sirantulay, may malaking puno ng akasya. Marating ko din yan sa mga darating na panahon. Mararating ko rin yan. Anong barangay na yun? Si Kyudalihi ba yun? Barangay Dalihi pala. Yun ba yun? Kabundukan na rin yun ng Mayagaw. Popular yung Bato Sampaw na yun. Dahil pinapasyalan yun ng mga hikers, mga mountaineers. Pati din yung tinagong dagat na yun. Sa Tagalog, nakatagong dagat. Dito sa ano, lake siya na sa ibabaw ng bundok dito sa bayan ng Mayagaw. Anong Tigmalapad ba yun? Barangay Tigmalapad, doon ba yun? San Joaquin School of Fisheries, Baybay, San Joaquin. Tanaw pala rito yung Panangarin Farm eh. Ayan, Panggarin Farm na yan. Papasyalan din natin yan. Kanina kasi nag-aalanganin lang ako. Wala kasi ako sa kondisyon para umakyat sa napakataas na baitang ng kwan. Ilang baitang ba yung Garin Farm na yan? Higit din siguro 300 yan ay. Hospital ng San Joaquin. O darating ang panahon, mapupuntahan din natin yan. Anong year ba yun na pumunta kami dyan ah? Trip yun ang anak ng bunso eh, grade 3 pa lang siya noong 2013 ba yun? O 2012. Dito na pala tayo sa poblasyon. Hindi ko na napansin yung kuwan kanina. Ang pupuntahan sana natin. Ito yung pinaka public market nila, ang bayan ng San Joaquin. Kamali tayo ng mga kambyada. Magandang hapon po mga ka-arms.
sa ngayon po, nakabalik na tayo dito sa may bayan ng San Joaquin, galing dun sa probinsya ng Antique. At dito na po natin tatapusin tong moto trip natin sa araw na to. Nakatatlong episode na tayo. At maraming salamat po sa pagsama nyo sa biyahe natin. At kung nagustuhan nyo po ang kuha natin ngayon, ang episode natin ngayon, baka pwede naman po makahingi ng thumbs up dyan. At kung di pa kalabisan, comment down below naman po para may conversation tayo sa vlog natin. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin na nanonood ng vlog natin, baka pwede po mag-subscribe naman kayo para lalo tayong dumami. At maraming salamat po sa mga suporta nyo. Kahit o paano, umangat-angat na din ang channel natin. Medyo malapit-lapit na rin natin makamit ang hinahangad natin na grasya dito sa YouTube. Ano po, hanggang dito na lang tayo. At kung sisipagin pa ako mamaya, baka iba-vlog ko pa mula rito sa San Joaquin papuntang bayan ng Mayagaw. Pero yung mula Mayagaw pa uwi sa amin, hindi ko na yan iba-vlog kasi marami na tayong kwan dyan. Marami na tayong footage na nakuha dyan. Marami na tayong vlog na nakuha dyan. Kahit nga yung Via Igbaras na yon, Via Tubungan, tuloy yun. Mula sa Mayagaw, may footage na tayo dyan. At yung dito rin sa Maykwan, Gimbal Tigbawa na yan, may nakuha na rin tayo dyan hanggang Uton. Kaya malamang kung sisipagin pa ako, San Joaquin to Mayagaw na lang ang last na episode siguro na maibablog natin. At bago po tayo magtapos, isa shoutout ko uli ang mga kasamahan ko sa MOD, sa Moment of Desire, sa Samtok Messenger, sila Utol Matt, sila Utol Odat, sila Miss Real Talk, sila Utol Bugoy, si Utol Wako, sila Miss Ye, si Miss Iba Babes, si Miss Apoy, si Miss Hanilex, si Miss Park, si Miss Cute, at sa iba pa na mga kasamahan ko sa MOD, shout out po sa inyo, pati na rin sa mga subscribers natin dito sa channel natin, shout out po sa inyo. At hindi ko na kayo isa-isahin pa kasi gaya nga ng sinabi ko noon na baka hindi tayo matapos-tapos pag banggitin ko kayong lahat. Nasa tausan na rin kayo eh. Ano po, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa suporta. Bye-bye po.